Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, Tito Nice Vlogs. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nakikita nyo naman sa larawan ang logo ng CDR King. Before, di ba, mga kababayan ko, tanong ko lang sa inyo, sino ba hindi nakabili ng produkto ng CDR King? Oh, di ba? Lahat tayo bumili dyan. Kasi medyo mura nga dyan eh. At alam din natin, yung may ibang produkto dyan, mga substandard. Hindi ka naman nilalahat ha. Kasi, pag bumibili ka ba ng flash drive dyan, matibay naman siya. Siyempre sa katagalan, masisira rin yan. Ang history ng CDR King, I think, dati ano lang to eh, nasa Quiapo ba yun? Paterno Street. Sa may Quiapo, Manila. Ang mga binibenta lang nila talaga noon, mga CD lang. Mga CD, ano, RW ba? Yung para sa computer ba? Para pag may file tayo, doon natin ilalagay sa CD. And then, nag-expand na nga sila, di ba? Kulang-kulang 500 na branches nga. Ayun, marami silang binibenta na. Mga laptop pan, mga ano ba, CCTV, mga charger ng telepono. Mga noon, ano. And then, ano pa ba? Lahat ng bagay, mga ano nga, mga monitor. May nakita nga ako, motorsiklo, binibenta nila eh. Ba, okay, no? And then, ano pa, meron pa yung mga... Misang telepono, may nakita ako roon, mga substandard na telepono. Pero, as, ano, at the, ano, sa mga nakaraan na araw na, nagsarado pala to, nag-defunct pala to, mga 2019, hindi. Na-establish to, 1997. Ah, nagtagal din pala sila. 2019, ayun, nagsarado na. Nalugi sila. From 500 branches, alam nyo kung ilan na lang ang branch nila? 10 na lang. O baka iba, online-online pa, baka nababawasan pa yun. Mga 10 branches. And, kasi nadali sila nga. Yung mga Shopee-Shopee na yan, mga Lazadang yan, mga online business na yan. Kaya, doon sila nadali. Ganun talaga ang negosyo eh. Risk nga ang mag-negosyo ngayon, di ba? Dahil sa ano, sa health issue natin. Sayang din, kasi bawat branch ng SM, may CDR King. Diyan nga sa may Trinoma eh. Dalawang branches nila dyan. Isa, ang laki-laki ngayon. Wala na. Sarado na. Sa mga SM, alam niyo naman, may mga branches yan, di ba? Pag may bibiling ka lang na maliit na ano dyan eh, mga abubot eh, makakabili ka dyan eh. Minsan may mga laptop charger pa. Alam ko, kompleto lang siya sa electronics eh. Talagang mabibili mo dyan eh. Ang problema lang, minsan, ang complaint din ng mga customers, substandard yung mga product nila. Hindi ko nila lahat ha. Yung iba nga lang produkto nila. And then, pag magbabayad ka, sinusulat lang nila yung mga pinapurchase mo. Hindi dumadaan sa may ano, sa machine, sa cashier. Diba? Sa POS, point of sale, wala. Yun ang nire-reklamo nila. So yun ang mga kababayan ko, in-inform ko lang kayo. Siguro iba nakakaalam na nagsarado na ito in 2019. Bago magpandemya, talagang nagsarado na sila. Yun ang mga kababayan ko ha. Ay, ang billing ko pala, pag order kayo ng mga or bibili kayo ng produkto from Lazada, Shopee, pag siguro mga 1,000 plus eh, tapos COD, buksan nyo muna yung plastic. Baka iba yung, baka may third party yan. Hindi, pag binuksan nyo yung produkto, hindi pala yung product na in-order nyo, iba pala. O di hassle yun, di ba? Kaya maging wise din tayo. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Ingat po tayo. Bye!